Guys, tuturuan ko kayo ngayon paano mag-splice ng fiber cable, no? So, ito nangyari sa akin na naputol, no? So, nag-loss of signal. So, nawala yung connection ko. So, dito napunta tong cable. At, syempre, kailangan natin mag-splice ulit. So, kailangan natin mga tools, no? Dito, mga kit. Tapos, kailangan din natin tong tawag nila crimper or splicer. Kailangan din natin ito. Cleaver. Okay? So, tara. Simulan natin. So, simulan na natin, no? Magsistrip muna tayo ng fiber na cable, no? Yung kanyang wire jacket niya, no? So, kita natin right now, natanggal niya yung balat sa labas. So, kita na natin yung fiber cable na sobrang nipis. Next na gagawin natin is isistrip naman natin yung fiber cable. So, kapit naman na natin mga attachment niya, no? Yan. Okay. So, importante dito, kailangan sobrang ingat natin, no? Kunting mali lang, putol ang fiber, ulit. Okay, so ayan. Na-strip na natin, no? Yung fiber. So, ngayon, sa cleaver naman tayo. Ayan. Kabit natin. Then, pagsara. Okay. Ganun kasimple lang. Mukha lang siyang simple. At, ang last step, yeah, kakabitin na natin ano, yung ulo niya. Fiber connector. Yan. So, kailangan maingat at hindi pasmado ang kamay. Kung pasmado, ay ulit tayo. So, ngayon, i-check na natin yung signal. Kabit natin doon sa signal detector, no? So, ayan, kita natin, no, na nag-negative 22. Maganda yung signal natin, no? So, kanina, ang result natin, negative 50, kaya nag-result tayo ng loss of signal, no? So, ngayon, pinalitan natin yung cable. So, inulit natin yung buong process. And, yan, nakuha tayo ng magandang signal. So, bago tayo magpatuloy, syempre, kakabit muna natin sa access terminal box ni Globe, no? So, free shoutout kay Globe. Ayan, pasok muna natin dyan to make sure na protected ang ating wire. Kasi lalong tumatagal, pang naaarawan at naulanan sa labas, nagiging makunat ang ating fiber cable. So, importante, maproteksyonan para, parang bakuna lang yun eh. Added protection lang, okay? Yan. Yan, so, pinulupot muna natin sa loob. Then, ilalabas natin. Coupler tawag yan, pang duktong ng dalawang connection. Okay. Yan, so pagsara natin ng case, naka-outlet na siya dyan. Kakabit natin yung yellow cable, no? Pagkabit natin, i-out na natin direkta sa ating modem fiber. Kita na ba? Dito sa ilalim. Pasok na natin. Sige po. Okay. Yan. So nakabit na natin. The moment na kinabit natin, no, nakita mo, nag-on na si Pon. At nawala na si loss, no? So wala na yung loss of signal. So try natin mag-speed test muna tayo kung ano mangyari. So ayan, bumalik na ating connection. Nakita natin, no, naka-connect tayo sa Globe. So speed test lang tayo, no? Kung makuha natin yung subscribe speed natin na 50 Mbps, ayan, more than 50, no? So 70 ang ating download speed. Tingnan natin yung upload speed natin. Yan, nasa kulang-kulang 50, no? So, 47, not bad. Saglit lang ang aking upload, no, sa YouTube. So, yan guys. Diyan nagtatapos ang ating tutorial kung paano mag-splice ng fiber optic cable. At if you like this video, don't forget to like, subscribe, and of course, click that bell icon so you don't miss any future videos dito sa aking channel. So, kita ulit tayo sa aking susunod na tutorial. Paalam muna sa inyo.